Mga pasa sa katawan ang inabot ng isang third-year high school student sa Urdaneta City, Pangasinan dahil daw sa pagsali sa isang fraternity. Isinailalim daw sa hazing ang estudyante ng nasa 20 miyembro ng frat. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Sakit pa kanu eh. Sariwa pa ang mga pasa sa 16 anyos na si JR. Di tunay na pangalan. Ito raw ang mga bakas ng dinanas niyang hirap nang sumali siya sa isang fraternity. February 2 raw nang ayain siya ng kanyang kaeskwela na sumali sa grupo. Sinubukan raw ng third year high school na tumanggi. Hindi raw ako sasali. Bubugbugin daw ako. Pinagbanta niya ang buhay ko. Yun lang. Yung sinabi niya. Mula sa pinapasukang Kamantilis National High School, dinala raw si JR sa tagong bahagi ng isang barangay sa bayan ng Manawag. Piniringan daw siya at hinawakan sa mga kamay at paa. Matapos nito, nagsalitan raw ang mga nasa 20 miyembro ng frat sa pagpapahirap sa binata. Pinagsasampal po ako tapos pinalo ng tatlong beses. Tapos apat na beses na sampal. Tatlong araw makalipas ang insidente, matinding panghihina at pananakit ang iniinda ni JR. Kaya napilitan siyang aminin sa kanyang ama ang nangyari. Nakumpirma sa medico-legal na pinahirapan ng binata dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Natroma rin daw ito kaya ayaw na niyang pumasok sa eskwela. Pagtitiyak ng DepEd, mananagot ang pamunuan ng paaralan sakaling mapatunayang sa loob ng eskwelahan nabuo ang fraternity. They all know for a fact that in the basic education like elementary or high school, bawal talaga yung mga to be members of fraternities and sororities, whatever. Educating our children are not just our job in the school. It must always be a partnership. And not just a partnership, a strong functioning partnership. Tumangging humarap sa kamera ang pamunuan ng Kamantilis National High School. Pero ayon sa principal, walang fraternity sa kanilang paaralan. Sa kabilang bayan din nangyari ang umano'y hazing, kaya wala raw silang kontrol dito. Alfie Tulagan, nagbabalita, Pilipinas.